Tuloy-tuloy mga kababayan, sabi dito sa balita, ang galawan para sa People's Initiative. Bakit naman ni Mr. Maravillas, magpi-People's Initiative pa? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get, you decide. Di ba pumayag na yung Senado na sila yung manguna? And the Congress will just adapt kung ano yung in-approve ng Senado. Nagpapasiguro mga kababayan siguro. So yung ibang mga congressmen na nagtutulak po ng People's Initiative, pati yung mga civic organizations po, kasi sa tingin ko nadala yung mga grupo sa mga past actions po ng Senado. Kaya ito po mga kababayan yung mga balita ngayon, no? COMELEC receives more signature pages for Chacha. Nakarating na po mga kababayan sa COMELEC yung mga pirma. At pag na comply yung requirements mga kababayan sa People's Initiative, magpapatawag yung Commission on Election nang plebisito, sabi dito sa balita. Ay, di pa yung balita ngayon. The gen is out. Ranking Solons say People Initiative should continue despite Senate's move. Yung sa Senado po, Constituent Assembly yon. Doon na pa siguro yung ibang mga congressmen. Baka na nilalaro lang tayo ng mga senador. Pasiguro tayo. Anyway, naka-go na tayo sa People's Initiative. Ituloy pa rin natin. O ito naman yung sabi ni Subiri, yung Senate President. Subiri prepared to risk Senate leadership should Chacha post go beyond economic provisions. Ayaw ng mga senador, mga kababayan, at least the majority ng mga senador, ayaw na galawin yung mga political provisions po ng ating konstitusyon. Payag sila sa economic provisions lang. Sabi ni Subiri po, pag anya lumampas doon at ipagpipilitan nila, I will resign as Senate President. Yun ang garantiya po ni Senator ni Senate President Mig Subiri. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ito mga maiinit na balita ngayon para mapag-usapan po natin, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So ito yung sabi ng mga high-ranking congressmen. The genie is out on ya. People's Initiative should continue despite Senate's move. Sila po yung sabi, si Congressman Joey ito ng Albay, ito si Barbers, yung isa. Sabi ni Salceda at saka ni Barbers, dapat niya tuloy lang ang People's Initiative or PI despite the Senate's push for a Constituent Assembly. Salceda and Barbers, chairman of the House Committees on Ways and Means and on Dangerous Drugs, respectively have been backing the PI and its signature campaign even before the Senator's surprise filing nitong resolution of both houses, resolution number 6, sabi po nila, I think anya, we should allow the PI to reach its natural course, to reach its local conclusion. It's beyond any politician to stop. In a way anya, the genie is out of the battle with respect to PI. I heard anya that at least mga 60 districts na ang already complied with the signature requirement. Most of them are 20%. So napakataas ng porsyentahe yung nakuha. Yung requirement lang po, total number of voters sa buong Pilipinas, 12%. Yung bawat distrito, ang kailangan lang po, 3% ang dapat makuhang pirma. Sumobra po, 20% na po.
Talagang gigil na po yung ating mga mamamayang Filipino. Gusto na nilang baguhin po through People's Initiative. Sila na mismo ang nag-initiate po, mga kababayan. Kasi pinatulog ito ng mahabang panahon ng Senado. O ngayon, kahit sila mag-Constituent Assembly, tuloy po ang People's Initiative. So sabi ni Joey Salceda, I think kanya everybody will agree that the Constitution is not perfect. Our Constitution is a living document. For his part, Barbers raised the possibility na itong RBH number 6 could end up getting questioned for its validity. Anya. Should we go ahead and consider RBH number 6, ang RBH po, resolution of both houses ito, in granting for the sake of argument that it passes the method used by Congress? In passing, it may be questioned in the Supreme Court and may therefore put to waste all the resources in time spent on it. It is therefore, Anya, my suggestion to my colleagues to study this well before jumping into the fray. In the meantime, Anya, let the PI continue so we can see and hear the sentiments of our sovereign people. Kaya tuloy, mga kababayan, ang PI, ano, People's Initiative, wala nang makakapigil. Yung genie niya lumabas na sa butilya. Di ba? Kaya nga po, mga kababayan, yung ano, yung Commission on Election, nakatanggap na sila ng pirma, mga signatures, galing sa iba-ibang mga municipalities and cities sa buong Pilipinas. Ayan po ang sabi dito sa balita. Oh. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, umabot na sa 400 signature pages po yung natanggap nila. Sa ngayon na niya, mga kulang-kulang 600 na municipalities in cities. And again, patuloy yung pagka-classify namin kung yung mga municipalities na yan in cities ay belonging to a particular district or what. Paliwanag ni Garcia na ang susunod na step nila after the submission of signature forms will be the issuance of certification to the proponent or the group that submitted the forms. As stated niya sa 1987 Constitution, petitioners must collect signatures from at least 12% of the total number of registered voters, with each legislative district represented by at least 3% of its registered voters. Yung petition niya needs appraisal for sufficiency in form and substance. Pag ang petition pumasa sa assessment, yung election officers can now determine if the signature came from legitimate and current registered voters. Then if the number of signatures meets the requirement, magpapatawag na po ng ano, mag-schedule na po ng plebisito. Ano kayo ngayon mga senador? gumalaw lang kasi kayo na mga senador kasi alam ninyo, hindi ninyo mapipigilan yung People's Initiative. Ang akala ninyo, pag kayo ay umakto at isusulong na ninyo yung economic tsatsa, titigil na yung mga tao sa pagsusulong ng People's Initiative, hindi po titigil yung mga mamamayang Filipino. Pasiguro sila. Di ba? Tuloy pa rin ang People's Initiative. Baka kasi pag dating ng oras, patutulogin pa rin ninyo yung PI Chacha Train, tuloy-tuloy yung gulong. Di ba? Ito na kasi yung panahon na kailangan nating ano, palitan ang kurikong. Kurikong Constitution, mga kababayan, para umunlad naman po ang ating bayan. Naging bansot po yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayun man lang po, maiksi nating video. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naganap po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Doon sa booking namin po sa mga magta-travel, kahit saan pong parte ng kahit saang bansa gusto ninyong magpabook, pwede na po dito sa amin online, pati po sa hotel, para makamura po kayo mga kababayan. May paymaya din po kami dito sa Colossal Fitness Gym Office saka Bayan Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung bago naming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Yan po. Na-set up na rin po namin yung mga bagong gamit, mga gym equipment. Yan po. Lahat yan bago po, mga kababayan. Ito yung dati po. O, ito bago po to. May treadmill na din po kami, mga kababayan. Yan o. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas.